tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo doon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas, pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng Kristiyano, tayo po ay nasa Friday of the fourth week of Lent. Araw ng Biyernes, araw ng ating pakikipagtipan sa Nuestro Señor. Kagaya ng nakaraan nating mga Biyernes, at nang marami pang darating na Biyernes, ang araw na ito ay binubukod natin, nilalaanan ng panahon, at makabuluhang ginugugol para sa maigting na pakikipagniig sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Habang lumalalim po ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, lumalalim din naman ang ating pagkakakilala sa Kanya. At kada Biyernes, lagi at laging may sorpresang dala ang Nuestro Señor. Sa tuwing tayo'y paparito, malayo man ang ating pinanggalingan o malapit, araw-araw man o tuwing Biyernes, ang pakiramdam ay parang bago ng bago. Ganun po sa akin, at marahil ay ganun din sa karamihan sa inyo. Hindi mo alam kung paano-ano, pero alam mong sa tuwi na ay may grasyang naghihintay na pinananabikan habang naglalakbay. Kaya't ang paglalakbay na ito ay maisasalarawan ding paglalakbay ng pagtuklas. Lumiliko man sa samot-saring ruta, lumiliko man sa mga krus na daan, ang mahalaga po ay ang pagpapatuloy ng paglalakbay.
dahil mayroon at mayroon pa rin tayong matutuklasan kaysa doon sa alam na natin tungkol sa Kanya. Ito po ang malinaw na binibigyang diin ng ating mga pagbasa ngayon. Ang pagsumikapang kilalanin siya ng husto. Hindi lamang bilang isang Nazareno o galing o taga Nazareth, kundi kung sino talaga siya at kung saan o kanino siya nagmula. Yung sinasabi po ng ilang mga taga-Jerusalem na napakinggan natin kanina, na alam nila kung saan siya nagmula, ay lalo lamang nagpatingkad sa katotohanan ng hindi nga nila siya kilala ng lubusan. Sa dami ng mga baka siya, ay hindi. Hindi ba? Hindi sigurado. Gaya nila, hindi naman sana tayo mahihirapang makilala siya ng husto kung makikinig lamang tayo sa Kanya. Dahil siya na ho mismo ang nagpapakilala ng Kanyang sarili at nagsasabi kung saan o kanino siya nanggaling. At hindi lang po niya basta sinabi. Sinabi niya ng malakas. Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. Yun ang masaklap, ano, mga kapatid. Matagal mo nang kasama, marami nang nagpapatunay. Siya na mismo ang nagsasabi, pero hindi mo pa rin lubusang makilala. Para mong itinatakwil. Yun pong taong matuwid sa unang pagbasa ay hindi lamang nakaranas ng pagtatakwil. Inapi siya at ipinahiya. Nasabi kong masaklap sapagkat sa kabila ng pagtatakwil natin sa Kanya, sa tuwi ng lumalapit siya sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang mga mukha ng pangangailangan, karukhaan, at kahinaan, nakahanda pa rin po siyang sa atin ay magmahal. Tulad na rin ng sinasabi ng Salmong Tugunan, sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sino ba naman ang hindi masisiphayo o mabobroken-hearted? Kung malaman mong ang pinagsisikapan mong hanapin at makilala ay nasa iyo na palang harapan, matagal na. At nagpapakilala sa iyo. Pero ikaw ay lingon pa ng lingon sa malayo at naghahanap pa kung saan-saan sa pag-aakala mong napakalayo niya o wala pa rito. Ganun pa man, minamahal kong mga kapatid, sinisigurado sa atin ng Panginoon na tumutulong siya sa mga nasisiphayo. At ang nawalan ng pag-asa'y hindi binibigo. Siya ang sa atin mag-iingat, magpakupkop lamang tayo sa Kanya. Hindi man tayo karapat-dapat magpatuloy sa Kaniyang banal na presensya, ang pagkalinga niya ay nagpapagindapat sa ating makilala siya ng lubusan at sa ating buhay ay tuluyan siyang makasama.